Alright, welcome again. Na-excite kayo dun sa unang video, no? Hinihintay nyo to. So, here it is. This is now, na-hire ka na. Nagawa mo na yung application process. Yes, napalipad ka na sa America. Okay, magtuturo ka na. Ano yung mga 10 important things na dapat nating tandaan? Walang nagsabi sa amin ito dati, kaya swerte nyo, may magsasabi sa inyo. Number one, don't bring your family yet. Okay? Kasi sa J1, you're allowed to bring your family. Okay? Pero they're eventually, babalik din kayo. But if you're H1B, you can also bring your family, but don't bring it muna sa first year mo. Hayaan mo, you settle down muna, alamin mo yung kalagayan mo, alamin mo yung pagtuturo mo, makarelax ka na, you have an apartment, you know the routine already, okay? Alam mo na yung culture, because it will take a while before you adjust to a different culture. Don't bring family yet. Maybe after 1 year or after 2 years, pwede na. Next, number two, save money, okay? Depending on some states, I guess it's in all the states, on the first 2 year mo, tax-free ka. There's an agreement between the U.S. and the Philippines na tax-free ka. That was applied here with us here in New York. Now, inquire, i-Google mo kung applicable rin yan sa ibang states. Okay? So, ang maganda dyan, binabawasan kaming tax for 2 years, pero eventually, pag income tax na, magfa-file ka, tatanggalin nila yung mga binayad mo. Wow! Savings! Instant savings yun. Thousands of dollars. Pwede mo nang gamitin yung perang yan para madala mo na yung family mo. Alright? Yun, kailangan may budget yan. I-budget nyo yung pera nyo. Yung, may mga Pinoy kasi dito, nakatikim lang ng dollars, nakita ko, gastos ka agad. Bili ka agad ng signature branded na mga damit, ng mga electronics na hindi pa naman kailangan yan. Just live the basic necessities. Okay na yon. Kasi you have to ipon for your family. Siyempre, naiwan ng pamilya mo, magpapadala ka pa ng pera, tapos siguro, ipon-ipon for investments. Mahalaga yan. Huwag makikipagsabayan sa mga Pinoy na nandito na. Ang gagara ng damit nila, ng kotse nila. Gusto mo, first year mo, ganun ka na rin, right? Post-post sa Facebook, payabang ng konti. Huwag na muna yan. Saka na. Alright. Next, number three. Bago ka dito, hindi madali, di ba? Lalo na sa classroom management, lalo na kung middle school or high school ka. So, what do you have here? They have a lot of professional development. At ang maganda dyan, libre pa. Okay? Minsan, binabayaran ka pa ng per session kung a-attend ka outside school hours or kung a-attend ka during weekends. Hanapin nyo yan, i-Google nyo yan. Ask your administrators, anong mga professional development na pwede nyong attendahan. Okay? Tapos, syempre, pag nandun ka sa mga professional development, ipon-ipon materials. Siguro, digital copy na nakukuha mo. May mga libreng libro, manipulatives. Okay, ipon-ipon yan. Eventually, you will have a library. Grow and attend those PDs. Number four, management. Since I said management of the classroom will be the challenge, kasi back in Pinas, kayang-kaya natin ng mga bata, makuha ka sa tingin. Tignan mo lang, tiklok na mga bata. Dito, titigan mo, ganunin mo. Sabi ng estudyante ko, yo, what are you looking at? Alright? Akala, iba na ang pagtingin ko sa kanila. So, ingat ka, hindi uubra yung mga ganyan. Alright, so ang style dyan, since mahirapan ka sa classroom management, look up to the senior teachers, yung mga seasoned teachers na. Usually, bibigyan ka naman ng principal mo ng mentor, alright? So, pag-aralan ang mga styles nila ng pagdi-discipline, pagmamanage, ang routine sa classroom, observe and kopyahin mo. Try mo kung uubra, kung gagana nga. But trial and error yan. Minsan gagana, minsan hindi. But you know, always have this open mind na, let me try that. If it works, I'll use it. If it doesn't work, don't use it. Okay, management. And yes, and then eventually, pag kaya mo na, do your discarding Pinoy. Okay? Next, number five. Alright. Dati, hindi pa masyado uso ang digital lang mga material. Ngayon, digital na.
So invest on digital resources. Like yung mga lesson plans mo, organize mo na yan in a Google Drive or in a hard drive, right? Yung mga PowerPoints mo, ipunin mo na, okay? Make good templates, ano pa, yung mga links, may collection ka na ng links, okay? Networking with teachers, okay? May mga emails ka na. And you know, that's very useful. And save them, lalo na in Google Docs, where you could preserve them. And usually the school would give you a Google account, which is unlimited. You could store it there as well. And ang maganda niyan, I'll tell you a secret. When I came here, 2003, may mga PowerPoints na ako from the Philippines. So tinuloy ko rin gamitin dito, dumami na yung mga PowerPoints ko. In-improve ko na. Ngayon, nauso na yung mga digital online learning. I was using these PowerPoints now to generate what? Videos for my YouTube page. Right. Lalagyan mo na ng annotation. So investment na rin yan. May mga videos na ako sa YouTube. Kahit tumanda na ako, maiiwan na yan dyan. Gagamitin na yan sa pagtuturo. Pag, you know, I'm on my retirable age, pwede pa rin. Nagtuturo pa rin ako. I'm playing the video. See? Invest on digital materials. And number 6, absorb and learn from the strategies and, you know, the teaching methodologies of the teachers. Hindi lang sa management ang titignan mo sa kanila, pati yung mga style ng pagtuturo nila. So, na-observe ko dito, iba ang pagtuturo nila. Yes. May iba-iba silang mga terminology, may iba-iba silang mga practices na minsan di natin nagagamit sa Pilipinas. So, again, kopya, tanong, itry, kung uubra, gamitin, kung hindi, i-revise. Or make it your own, di ba? So, number one, that's number, what's that? Number 6, absorb and learn from the American teachers. Next, number 7, okay, magsipag ka, okay? Pa-impress ka, okay lang, sige. Usually, you know, it's the first year teacher natin, nagpapa-impress tayo, no? There'll be a lot of bulletin boards to be made, classrooms, you know, classroom decorations, may mga contest yan. Ay, magaling naman ang Pinoy dyan. At ang magaling sa atin, ang resources natin, ano, di ba? Tinitipid natin, di ba? Nire-recycle mo yung mga lumang folder, ginagamit mo yung mga colored paper, yung mga everything recycled. Hindi tayo nagtatapon. Nagtitipid pa nga tayo, eh, di ba? Eventually, makakabili ka naman pag marami ka ng ipon. Na ngayon, sa pagpapa-impress mo, ang mahalaga dyan, ito ang secret. Do your ordinary task in an extraordinary way. Yan, di ba? Kung gagawa ka lang ng simpleng bulletin board, eh, ginagawa na ng lahat yan, eh. Bonggahin mo yung bulletin board mo. Gawin mong interactive. Gawin mong kakaiba. Gawin mong 3D, di ba? Magaling tayo dyan, mga Pinoy. Bakit? Para ma-impress sila. Para makita, wow, kakaiba tong Pinoy na to. Hindi yung ordinary ang ginagawa. Okay, yan. Tapos, ano pa dyan? Tapos, minsan kailangan pa nila ng mga club moderators, mga after-school teachers. Dagdag pera yan. Join ka. Ano pa? Minsan, may mga days for test preparation. You could go to the school on Saturdays. May extra bayad ka pa niyan. And pa-impress ka pa niyan sa principal mo. Ma-elib sila. Aba, okay to ah. Masipag. And eventually, you know, they could rehire you. Mahalaga yon. Pero, you know, there should be a limit. Okay, yan ang na-observe ko na ng mga Pinoy teachers dito. Sobrang sipag, inaabuso na minsan. Minsan, you know, it's beyond your personal time, they're using you na. Okay? And be careful also kasi may mga naiinggit din. Pag sobrang galing mo, syempre pag sobrang galing nitong Pinoy na to, and ma-overshadow yung mga iba. Okay? Ingat din sa mga ganyan. Next, number 8. Build relationship with the students. You will notice na mahirap magkaroon ng classroom management kasi hindi ka nakakonect sa mga estudyante. Okay? Napakahalaga niyan. Iba-ibang kultura ang makukuha mo dito. Swerte mo kung you know, okay ang culture na tulad natin, pero hindi, iba-iba.
kailangan maka-adapt ka kung itim sila, kung Latino sila, kung puti sila, kung Asian sila, or halo-halo sila. So know their culture, know them, their families, ano ba background nitong mga estudyanteng ito, and you know, have some informal talks with them. That in that way, you build relationships with them. And, you know, let them know who you are. Yan ang mahalaga, no? Para mag-improve yung relationship, you share your culture, you share your experiences, your strengths, and your weaknesses. Once in a while, naisisingit yan sa lesson. And that way, makikita nila, wow, tong teacher na to. Parang ako rin pala, nahirapan din sa math nung bata siya. See? So that's so important. And eventually, once nakuha mo na sila, and that diversity, that pati culture iba-iba, yung belief nila iba-iba, yung gender iba-iba. So pag nakuha mo na yan, wow, maganda na ang relationship nyo, madali na ang mga management, madali na ang flow sa classroom. Next, number 9, professional relationship with your colleagues. Okay? So, minsan may tendency tayong mga Pinoy na solo lang, nandun lang tayo sa classroom, kausap lang natin yung kapwa Pinoy, kapwa Asian. No. Sometimes join ka dun sa grupo ng mga teachers na kumakain together o kumakain sa labas. Okay, kasi these are the informal settings that would also build relationships among your colleagues. Okay? Kaya dito, you know, kahit janitor ka, pwede, kahit non-teaching staff, nagso-socialize sila. They talked with each other on a professional way. So, napakahalaga yan. Okay? Be sure you acclimate, you join other groups. And then, number 10, join support groups. Siyempre, bago ka dito sa Amerika, hindi lang puro trabaho, di ba? Mamimiss mo yung Pilipinas, mamimiss mo yung company ng kapwa Pinoy. And where will you see the Pinoys? You will see them in churches. Sigurado yan. Kung pwede ka pang maging lector, Eucharistic minister, usher, join ka. Okay? Minsan may Filipino group sila dyan. Minsan may mga Filipino mass na simba o services. Join ka. Libre pa pakain dyan. No? After the service, libre pakain. So, makakatipid ka rin dyan. And then, that will prove also pag may mga kaibigan kang support group ng mga Pilipino, pag may kailangan ka, tutulungan kanila, invite kanila pag may mga occasions, you know, hindi mo mamimiss ang iyong pamilya o ang iyong community, and the bayanihan spirit is still alive if you associate with them. But beware, of course, siyempre, not all organizations, not all groups run smoothly, kahit saan. Okay, may inggitan, may chismisan, pero nasa personality mo na yon. Alam mo namang mangyayari yan kahit saan eh. It's all up to you. Show how genuine you are in your relationship with them. So, those are my 10 tips kung bago ka sa Amerika, bago ka as a teacher. Okay? Hopefully that helps. I'm always inspired by the experiences of teachers who wanna come here or teachers who are already here. Okay? Message lang kayo. Type something there and, you know, let's collaborate and let's help each other. Maraming salamat po. Thank you.